Magandang umaga po mga kapatid sa Good Neighbor Christian Fellowship, sa lahat po ng ating mga kaibigan at kapatiran, hindi lamang po sa Marikina at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Salamat po sa pagkakataon minsan pa na makasama namin kayo sa pananambahan, sa pag-awit, sa paglilingkod, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Ito po ay ating privilege. Ito po ay ating joy, ito po ay ating pong pinagpapasalamat sa Diyos. Ito po ang huling linggo ng February and tatapusin na po natin today ang ating pong tema na commitment to the Word. And we will go to our next core value for the month of March. Ito po ay preparation natin para po sa ating camp in the month of May. Ay meron po tayong matibay na pundasyon sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. At dalangin po natin na kayo po na kasama namin natin ngayon sa atin pong online worship ay samahan nyo kaming manalangin para po sa success ng atin pong camp. Kaya kung kayo po ay may pagkakataong mag-join, please. Kung kayo po ay nasa abroad at kayo magbabakasyon, sana po matapat yung inyong bakasyon na meron tayong camp. At yun po ay parang family, family vacation na din. Kaya po sa lugar na yon, sa ating campsite, ay mga air-conditioned ang mga rooms. Talaga po namang first class ang pagkain. May swimming pool, may mga games area na may pwede tayong mag-games, fellowship, everything. Kaya po, please, kung kayo po ay may pagkakataong maka-join sa camp, please join us sa atin pong camp. At kung kayo naman po ay wala at hindi po kayo makaka-uwi ng Pilipinas o makaka-join, sana po kahit po man lang makapagsuporta kayo ng mga kapatiran na gustong mag-join sa camp pero kulang po sa fund. Sapagkat alam niyo po, marami po sa mga dumadalo sa camp ay hinahanapan po natin ng sponsor para po sila ay makasama. So, ipanalangin po ninyo, hopefully sa Panginoon ay makapag-sponsor kayo ng mga gustong magdalo ng camp. Sapagkat sabi nga sa Biblia, sa bawat isang kaluluwa na nanunumbalik sa Diyos, ay talaga po namang libu-libong mga anghel sa langit ang nagre-rejoice. So, kasama kayo sa pag-akay sa kaluluwa, kasama kayo sa pag-disciples, kasama kayo sa pag-hubog ng pananampalataya sa atin pong mga kapatiran. Kaya kayo po'y aming kapartner. Kapartner namin kayo sa gawain at kapartner namin kayo sa paglilingkod. Kapartner namin kayo sa pag reach out. Kapartner din namin kayo mga kapatid sa mga ministeryo ng Good Neighbor Christian Fellowship. And someday in the heavens, in the presence of God, partner din po tayo sa kanyang kaharian, sa mga gantimpala na kanyang ibibigay sa mga naglilingkod at nagtatapat sa kanya. So we are so happy, we are so thankful, we are so grateful to you, all of our brothers and sisters and friends and supporters sa Good Neighbor Christian Fellowship. Ang ating pong study today ay pinamagatan po natin commitment to study the Word of God. Commitment to study the Word of God. At meron po tayong tatlong verses lang na babasahin from the Bible that will encourage us to make that commitment. Kasi commitment in the Word . So ano po ba ang commitment natin? Kahit po matapos na itong buwan ng February, commitment in the Word, dapat meron tayong commitment na mananatili sa atin even in the months to come, the years to come, for the whole of our lifetime. So, yun po ang atin pong titingnan ngayong umaga. Bago po tayo bumasa, ay hingin po natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na kasama namin palagi sa paglilingkod, partners namin sa paglilingkod. Salamat po sa kanilang prayers, sa kanilang support, sa kanilang commitment, sa kanilang help, sa kanilang pagtataguyod at pagsuporta sa mga gawain ng Panginoon. Salamat po sa kanila na kabalikat namin sa loob ng napakatagal na panahon, sa kanila ng mga nasa ibang bansa
na katuwang namin sa paglilingkod sa Panginoon. At sa aming po mga kapatiran na nasa Pilipinas at nasa Marikina at yung mga kasama namin sa online, ay kami po'y nagpapasalamat sapagkat napakatapat mo, napakabuti mo, napaka-generous mo, napaka-biyaya mo sa amin, mahabagi kang tunay at kami nagpapasalamat. Ngayon pong umaga ay dalangin po namin ang aming pag-aaral ng mga salita. Nagabayan mo kami, buksan mo aming isip at puso sa iyong mga salita na maunawaan namin at maranasan namin, Panginoon, at matanggap namin, Panginoon, ang kasaganaan ng biyaya at pagpapala ng iyong mga salita. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Commitment to study the Word of God. Pagtatalaga sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Meron pong tatlong verses na nais ko pong basahin sa inyo ngayong umaga. Ito po ibabasahin natin from NIV, New International Version, at isa po ay from King James Version, na maggagabay po sa atin kung bakit kailangan nating magkaroon ng commitment to study the Word of God. Una po ay sa may Matthew chapter 22, verse 29. Matthew chapter 22, verse 29. Ito po ang ating mababasa. Ang nagsasalita po dito ay si Jesus himself. Matthew 22:29, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Kino-confront ni Jesus yung mga taong lumalapit sa kanya at nagtatanong at tinatrap siya sa kanila pong mga maling pananampalataya at maling pananaw. At sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, you are in error. Kayo'y nagkakamali. You are living in error. You are making a big mistake. Why? Why? Because you do not know the scripture. So mga kapatid, kapag po pala hindi natin alam ang sinasabi ng salita ng Diyos, we are bound to fall into error. We are bound to be mistaken. We are bound na tayo po'y magkaroon ng lost understanding and confusion if we do not know the scriptures. So that's the challenge. Kailangan malaman natin ang salita ng Diyos. Alamin natin ang salita ng Diyos. And that is best done when you make a commitment to study the Word of God. You are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Mga kapatid, kailanman hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay nare-reveal lamang sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. You will never know the power of God if you do not know the Word of God. I'll say it again. You will never know the power of God. You will never experience the power of God if you do not know the Word of God. Because the Word of God will give you the promises that you will claim. Promises that you will stand on. Promises that you will appeal to and pray to God. Promises na nagbibigay sa atin ng faith and strength and endurance. You are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Napakasarap po na i-quote natin yung ating pong mga nababasa sa salita ng Diyos na mga promises. Kung tayo may karamdaman, ang sabi po dyan, by your stripes we are healed. Sabi dyan, the Lord is my healer. Kaya nga po napakahalaga na alam natin ang Word of God para kung tayo man ay may pangangailangan, and my God shall supply all my needs. You know, some things like that. And God is my protector. And God is my guide. Marami po mga pangakong ganyan na kung ating pag-aaralan ay magiging kalakasan ng ating kaluluwa at pananampalataya. Isa pa pong verse na nais kong basahin sa inyo, ito naman po ay from Acts chapter 17, verse 11. Ang sabi po dito, now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Ito po ay isang lugar sa Asia Minor na ngayon po ay sinasakop ng Turkey, modern day Turkey or Turkey. At dito po mga kapatid ay merong something special about the believers in Berea. At dito po ay sabi niya, itong mga taga Berea ay merong more noble character.
So kapag kayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, it nagre-reflect sa inyong character. You develop a more noble character. You become well known to other people to have more noble character. Bakit? Sapagkat ito pong mga taga-Bereans, they receive the message with great eagerness. Pagka po sila ay nakakarinig ng mensahe ng salita ng Diyos, they receive it with excitement, with eagerness. But, hindi naman po ito blind faith na para bang kung sino lang magsalita, basta magaling magsalita, tatanggapin na nilang lahat ng without question. Iba po ang mga taga-Bereans, kaya nga sila ay more noble character. Yes, they received the message of the apostles. Kasi po, nagpunta doon si Paul and Silas upang mangaral ng salita ng Diyos. And these Bereans were of noble character that they received the message with great eagerness. But they also examined the scriptures every day. So hindi po pala mga kapatid na dapat nakikinig lang. Dapat po kasama din yung pag-aaral. You search the scripture, you examine the scripture, you study the scripture every day. Sabi siya, they examine the scriptures every day. Alam niyo po, para po tunay na makilala natin ng Diyos at malaman natin ang kanyang mga salita, kasama yung commitment every day. Hindi po once a week, hindi po once a month, hindi po once in a while. Commitment to study the Word of God every day. So kahit po tapos na ang February at iba na ang ating theme, dapat patuloy pa din po yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Examine the scriptures daily to see if what Paul said was true. Chine-check nila. Chine-check nila yung sinasabi ni Paul kung talagang nasa Bible. Kaya nga po, mahalaga na talagang hindi lang tayo makikinig. Babasahin natin yung Bible. Check natin kung nasaan yung sinabing pangako. Check natin kung nasaan yung turo. Check natin kung tama ba yung ating naririnig na turo. Yun lang po ang tanging paraan para mabalanse natin ang ating mga naririnig. Mga kapatid, yun po ang attitude ng mga taga-Bereans. Kaya sila ay more noble character sapagkat ang kanilang pananampalataya is based on the knowledge of the Word of God. Not feelings, but knowledge of the Word of God by studying the Word of God. Now, ito po, dito po, last verse natin, babasahin ko po both King James and NIV. Sa King James po muna. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ito po ang pagkakasabi sa King James. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Study to show thyself approved unto God. Study. Nandun po yung word na study. So kasama po, mga kapatid, sa paglago yung study the Word of God. Kasama sa pagtibay sa pananampalataya at paglawak sa kaalaman at paglalim sa pananampalataya, kasama yung study. Kaya nga, we need to make a commitment to study the Word of God. Study to show thyself approved unto God. So the more we study the Word of God, the more we develop a character, a more noble character that is approved unto God. Na pag ang Diyos ay tumitingin sa atin, yung ating attitude ay approved kay Lord. Yung ating character ay approved kay Lord. Yung laman ng ating puso, laman ng ating isip ay approved kay God. Yung laman ng yung lumilitaw sa ating mga bibig ay approved unto God. And let me tell you, yan po ang ating goal. Yan po ang ating prayer sa Panginoon. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Tayo po ay mga manggagawa ng Diyos na walang dapat ikahiya. Hindi nagiging kahiyahiya kasi hindi tayo po nagsasalita ng mali o confused o ligaw sapagkat tayo po ay ginagabayan ng salita ng Diyos. Wala tayong dapat ikahiya. A workman, a worker, a servant of God na walang dapat ikahiya, rightly dividing the word of truth. So nandun po yung rightly dividing the word of truth. Meaning, na alam natin kung paano pong i-present ang salita ng Diyos. Rightly dividing, kasi po ang word of God may mga divisions. May mga old covenant, may mga new covenant,
mayroon po yung mga promises to Israel, promises to the church, promises to the future generation. Mayroon po diyang mga teachings and doctrines and ordinances. Dapat po alam natin kung paano i-divide yung pong mga dispensations, yun pong mga concepts yan ng salita ng Diyos. Rightly dividing the word of truth. Kung titingnan niyo po yan, mga kapatid, sa NIV, ito naman po ang pagkakasabi. Pareho naman, kaya lang po, magkaiba po ng, kasi po, alam mo yan eh, pag sinabing translation, iba po ang kanila pong presentation o yung kanila pong pagkaka-define, yung pong kanilang pagkaka-translate sa mga original Greek word. Sabi niya, do your best to present yourself to God as approved. So study, diligent, do your best. So nandun po, mga kapatid, yung pagiging diligent. Nandun po yung pagiging focused. So study, do your best to present yourself approved unto God. So I have to present myself before God na ang God ay approved sa akin sa pamamagitan ng aking pong pagsisikap. Do diligence to do my best to study. I workman that does need to be ashamed. Nandun po, pinofocus yung pagiging manggagawa natin, a workman, servant, manggagawa ng Diyos na walang dapat ikahiya. Kapag kayo po'y aral sa salita ng Diyos, wala kayong dapat ikahiya. Pag kayo po ay committed sa salita ng Diyos at kayo po ay saturated ng salita ng Diyos at kayo po ay may malalim na pananampalataya at pagkakahawak sa salita ng Diyos, mga kapatid, we have nothing to be ashamed of. We have nothing to be ashamed of. Sabi nga po dyan, ang sabi dyan, na workman who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. The word is correctly sa NIV. Kasi po, pwede po tayong magkamali eh. Pwede tayong ma-out of context. Pwede po tayong magkaroon ng wrong interpretation. Pwede tayong magkaroon ng wrong idea. Kaya po minsan may mga tao na ang strange idea about heaven, strange idea about God, strange idea about Jesus Christ. Why? Because they are not rooted in the Word of God. They are not well-versed in the Word of God. So, do your best sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita to present yourself as approved to God. Isang manggagawang walang sukat ikahiya na tama kung paano siyang mag-handle ng Word of God. Tamang mag-handle ng Word of God. So, kaya po maingat si Chairman sa mga iniimbitan niyang magsalita sa atin at sa mga camp o kahit sa ating simbahan, careful si Chairman sa mga taong pinagsasalita niya sapagkat dapat ang paghawak sa salita ng Diyos ay tama, maayos, matuwid ayon sa kanyang mga salita. At yan po ang ating pinagsisikapan sa Good Neighbor Christian Fellowship. Kami po ni Chairman ay pareho lang na mga karaniwang tao, wala naman kaming special education, mataas na education, para po natin sabihin na itataas natin ang ating sarili sa iba o ipagyayabang natin ang ating sarili sa iba. No. Tayo po ay simple people with simple education and simple training, pero ang atin pong confidence is the Bible, the Word of God. Sapagkat ang Bible kailanman hindi nagkakamali. Ang Bible kailanman ay matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. You will never go wrong if you follow what the Word of God says. The authority is coming from the Word of God. Hindi po tayo humihingi o naghahanap ng authority ng tao na para po bang tayo send out ng isang big denomination, na tayo ay ordain ng isang well-known bishop, na tayo ay supported ng isang well-known organization. No, ang atin pong authority, ang atin pong confidence is the foundation of the Bible, the Word of God. Kaya po kami ni Chairman, very united sa Word of God, very strong ang aming pananampalataya sa Word of God at ang aming pong commitment sa Word of God at ang atin pong kapatiran at ang atin pong mga ka-partner sa gawain ito ay kasama natin sa paglilingkod sa Diyos na nakapundasyon sa Bible, the Word of God, because this is the ultimate authority that will bring us to the fulfillment of everything that God promised and God said in the Bible.
And having said that, mga kapatid, nais ko po kayo i-encourage. Make it a habit na magbasa ng Bible every day. Make it a habit na mag-aral ng Bible every day. Make it a habit na mag-memorize ng mga scriptures every day. And you will never be sorry because the time you spend on the Word of God will never be wasted, but it is invested for all eternity. Glory to God. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na aming gabay. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na aming kalakasan at inspirasyon, na aming liwanag. At salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na ang iyong kapangyarihan, na ang iyong presensya, Panginoon, ay laging nasa Word of God. And so we trust, Panginoon, na ang aming pong pananampalataya kailanman ay hindi mabibigo sa pagtitiwala sa iyong mga salita. Pagpalain mo po kami sa aming pag-aaral, araw-araw pagbabasa, araw-araw na kami lagi nang ginagabayan at pinagpapala ng iyong banal na Espiritu sapagkat spiritual things are spiritually discerned. Without the Holy Spirit, we will never know the truth. Without the Holy Spirit, we will never see the light. Without the Holy Spirit, we will never understand the Word of God. And so we depend on you totally, completely, the Word of God, the Holy Spirit. Kaya po, Panginoon, dalangin namin na tulungan mo po kami ni Chairman sa aming pong pag-aaral, sa pag-present at pag-share ng Word of God ay kailanman, Panginoon, hindi namin itataas ang aming sariling kakayahan at pagkaunawa, kundi kami po ay magsusurrender at magsasubmit sa guidance and leading and blessing of the Holy Spirit. Oh, we thank you for all our friends and supporters all over the world na kasama namin sa ministeryong ito upang patuloy namin maipalaganap at maituro ang inyong mga salita all over the world. May your blessings be upon us all. May your anointing be upon us all as we give you the highest glory, the highest honor, and the highest praise in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyo pong time, sa inyo pong devotion, sa inyo pong partnership, sa inyong katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Humayo po tayo ng may kalakasan, kapayapaan, at may confidence na ang Diyos ay kasama natin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. God bless you all.